Anim na gasolinahan na ng petrol sa Central Luzon ang nagsimulang magpatong ng dagdag na excise tax sa ilan nilang produktong petrolyo epektibong Enero 2. Tatlo sa mga ito ay nasa Pampanga, isa sa Zambales, isa sa Tarlac at isa sa Bulacan. Sang-ayon sa patakaran ng Department of Energy, mismong ang kumpanyang Petron ang nagbigay alam nito sa DOE. Ang ginagawa ng Department of Energy sa kautosan ng Oil Industry Management Bureau is magkaroon ng show cause order and diretso ng inspection sa mga areas. Nakasaad sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion o Train Law ang pagpataw ng 2 pisong dagdag excise tax sa kada litro ng gasolina at diesel, dagdag piso sa kada litro ng kerosene at dagdag piso sa kada kilo ng LPG simula ngayong Enero 2019. Papatawan pa ito ng 12% VAT. Pero hindi pa ito agad-agad maipatutupad dahil karamihan lumang stocks pa raw ang ibinebenta sa ngayon. Base sa monitoring ng DOE, karamihan sa mga gasolinahan, inaasahang sa kalagitnaan hanggang katapusan pa ng buwan, magsisimulang magbenta ng bagong stock. Pero may mga gasolinahan din daw kasing mabilis maubos ang stocks, gaya ng mga nasa highway o di naman kaya ay maliit lamang ang storage facility. Kaya sila yung mga inaasahang mauunang sumingil ng dagdag na excise tax. Bukod sa pag-report sa DOE, dapat na magpaskil ang gasolinahan ng abiso sa publiko kapag nagsimula na silang maningil ng dagdag excise tax. Ang mapapatunayang nagsamantala o yung mga maniningil ng dagdag na excise tax kahit old stocks pa ang tinda, maharap sa mabigat na parusa. Hindi lamang administrative penalties ang pwedeng maharap sa mga oil players na hindi susunod sa ating mga patakaran, kundi pwede rin magkaroon ng criminal case for large-scale estafa or swindling. Ayon sa DOE, may oversupply pa rin ng krudo at mababa pa rin ang demand para rito sa world market. Kaya nga gusto kong gusto nating ma-emphasize, no, na i-apply muna yung rollback para ma-determine yung base price bago i-apply yung excise taxes at saka yung kasama niyang value-added tax. Pero hindi ito ikinalulubag-loob ng ilang transport groups na tutol sa dagdag excise tax at nagre-reklamong walang ginhawang dulot ang transport subsidy na pantawid pasada. Ay lalong pahirap yan sa aming mga hanay ng transportasyon. Itinuloy sana yung pangako ng ating Pangulo na sinasabi nila itatanggal yan ang excise tax. Nasa 34 pesos and 68 centavos hanggang 36 pesos and 68 centavos ang common price ng diesel sa Metro Manila. Depende sa klase. Ang gasolina naman nasa 44 pesos and 89 centavos hanggang 47 pesos and 39 centavos. Lea Alves, GMA News.